Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan. At mula sa UNTV Radio Mobile Booth, si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Crisis stage ng Omicron surge, nalagpasan na ng Pilipinas ayon sa Department of Health. Pag-aalis ng face mask, hindi dapat madaliin. At kung kinakailangan, pinag-aaralan sa kasalukuyan kung posibleng mag-file ng karapat dapat na kaso para maging mas klaro yung rule dito sa isyong ito. Kampo ni Vice President Lenny Robredo, posibleng magsampa ng kaso kaugnay ng pagbaklas ng campaign material sa private property. Ngunit Comelec nanindigan sa kanilang kapangyarihan. Medyo matuman pa rin, no? We are reaching about 2.6 million pa lang, no? Dalawang araw na lang ngayon at saka bukas, kailangan na paspasan pa. So baka hindi natin maabot yung ating 5 million na target. National Vaccination Operation Center, dudang maaabot ang target na 5 million doses sa ikatlong bugso ng bayanihan bakunahan. When you listen to this, you have to really investigate where is it coming from. Do not listen to all this news because unless it is officially reported, unless it is investigated, you cannot just say that this is brought about by the vaccine because a lot of people are doing fake news. Anti-vaxxers na nagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa COVID-19 vaccine sa social media. Dumarami mga magulang hindi dapat maniwala ayon sa vaccine experts. Magandang hapon! Tayo po ay sabay ang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Naniniwala si Health Secretary Francisco Duque III na nalampasan na ng Pilipinas ang crisis stage o ang pinakamalalang yugto ng surge ng Omicron COVID-19 variant. Gayunman, binigyang diin ng kalihim na hindi pa rin tuluyang nawawala ang banta ng COVID-19. Kaya naman hindi dapat madaliin ang pagluluwag ng mga safety protocols gaya na lamang ng pag-aalis ng face mask. Ito ang balita ni Janice Ingente. It's a possibility. Pero titingnan muna natin, sisiguraduhin lang natin na ang vaccination coverage talaga mataas para nakakasiguro tayo na sino man ang papasok sa mga closed settings, alam na bakunado, may protection. Bagaman nasa low-risk classification na ang Pilipinas sa estado ng COVID-19 cases at inihahanda na rin ng pamahalaan ang new normal roadmap para makapamuhay na sa bagong normal ang mga Pilipino, aminado ang Department of Health na hindi pa rin tuluyang nawawala ang banta ng COVID-19. May posibilidad pa kasi ng paglitaw ng mga bagong variant nito na maaaring magdulot ng panibagong surge. Gayunman, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na nalampasan na ng Pilipinas ang crisis stage o ang pinakamalalang yugto ng surge ng Omicron variant sa bansa. Bukod sa bumagsak na sa -81% ang two-week growth rate, bumaba na rin sa 30% ang hospital bed utilization kung saan 3 sa kada 10 hospital bed na lamang ang nagagamit ng mga pasyenteng nagkaka-COVID. At ngayong nasa low-risk classification na ang bansa, tinitignan na ng Department of Health ang posibilidad na ibaba na sa Alert Level 1 ang National Capital Region at iba pang mga lugar sa bansa simula sa susunod na buwan. Pero itinunto ni Secretary Duque na kailangan munang mapataas ang COVID-19 vaccination rate bago tuluyang luwagan ang mga restriction. Samantala, binigyan din naman ni Duque na hindi dapat madaliin ang pag-aalis ng face mask lalo't may hawaan pa rin ang COVID-19. Kailangan din pag-aralan itong maigi at dapat maging gradual o dahan-dahan ang pag-aalis nito. Kung sabihin natin na in about 6 to 9 months na wala nang surge, baka pwede na tayong magtanggal. But depending on the data, no?
pwede rin siguro ang plano na tanggapin ng IATF mula sa mga expert is a gradual removal of the use of mask, no? So yun lang, hindi pwedeng basta-basta na lang magtatanggal tayo. Nauna nang sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na maaaring alisin na ang paggamit ng face mask sa huling quarter ng 2022 kung fully vaccinated ang mayorya ng mga Pilipino, bagay na sinang-ayunan rin ng medical advisor ng National Task Force Against COVID-19. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Duda ang National Vaccination Operations Center o NVOC na maabot ng pamahalaan ang target na makapag-administer ng 5 million doses ng COVID-19 vaccine sa third round ng Bayanihan Bakunahan. Hanggang bukas na lamang ay tinakdang mass vaccination drive ng gobyerno. Ito ang balita ni Rosalie Cox. Medyo matumal pa rin, no? We are reaching about 6 million pa lang, no? Dalawang araw na lang ngayon at saka bukas, kailangan na paspasan pa. So baka hindi natin maabot yung ating 5 million na target nung dalawang araw sana nung last week, tapos in-extend natin. Walong araw na ang nakalilipas mula ng ilunsad ang ikatlong bayanihan bakunahan ng pamahalaan. Subalit ayon sa National Vaccination Operations Center o NVOC, matumal ang administration ng COVID-19 vaccines. Sa ngayon, nakaka 2.6 million doses pa lamang sa buong bansa. Bukas na ang huling araw ng COVID-19 vaccination drive ng pamahalaan, kaya duda na ang NVOC na maabot pa ang target na 5 million doses administered. Kabilang sa nakikitang dahilan ng NVOC ang kawalan ng sense of urgency umano ng ibang kababayan na magpa-booster shots na. Medyo hindi pa ganun na kabilis ang pagtanggap especially the booster. Nakikita nilang importante ito, pero kulang yung tinatawag na urgency. Hindi nila nakikitang kailangan magpa-booster kaagad. Samantala, ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque III, kakayanin ng supply ng bakuna sa bansa ang makapagsagawa ang pamahalaan ng massive vaccination drive buwan-buwan. Kaya naman, kakayanin naman at malinaw, maluwanag ang ating puntirya, 90 million Filipinos by the end of the Duterte administration. Bago matapos ang buwan ng Marso, target ng Duterte administration na makamit ang bilang na 77 milyong Pilipinong fully vaccinated na kontra COVID-19. As of February 16, 61.9 million na ng mga kababayan ang nakakumpleto ng kanilang vaccine shots. Rosalie Cox, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais tutukan ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos ang paglikha ng mga trabaho sa pamamagitan ng pagbuhay sa maliliit na negosyo at turismo. Nangako naman ang Vice Presidential Candidate na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na itutuloy ang mga reformang nasimula ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Ayusin mo natin ang mga maliliit na negosyante at itulungan natin dahil sila ang magbibigay ng trabaho para sa ating mga kababayan. Ang paglikha ng trabaho ang isa sa nakikitang solusyon ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos upang maiahon ng bansa sa epekto ng nararanasang pandemya. Ayon kay Marcos, kung matutulungan ang mga maliliit na negosyo at mapasigla ang turismo, tiyak niya na maraming malilikha na trabaho. Bukod rito, nais rin ni Marcos na maging maayos ang internet connection at estado ng supply ng kuryente ng bansa. Kailangan natin ayusin ang ating internet. Kailangan natin pag-usapan ang energiya. At po ito ay kailangan natin gawin upang ang ating ekonomiya at ang ating mga kababayan ay makalanggap ulit ng mas masigla ng negosyo, mas masigla at mas marami na trabaho.
Tiniyak naman ni Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na itutuloy ang mga reformang nasimulan ng Duterte administration. Ang UNTV po ang may commitment na ituloy ang mga reforma na nasimulan ng Duterte administration. Ang build program o infrastructure development ng ating bansa at ang pagsugpo ng illegal na droga. Ito ang inihayag na dalawa sa campaign rally ng grupo sa Ilocos Sur. Ikalawang araw na ito ng pag-iikot ng BBM Sara Unit Team sa Ilocos Region. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tugon kontra COVID-19 sa gitna ng patuloy na pagbaba ng bilang ng Omicron cases sa bansa. Kabilang na dito ang pag-update ng panuntunan ng US Centers for Disease Control and Prevention sa pagsusuot ng face mask at pagpapaitim pa rin ng testing capacity. Inanunsyo ng pamahalaan ang kanilang plano habang dumarami ang bilang ng mga estadong nagluluwag ng kanilang restrictions. We're moving toward a time when COVID isn't a crisis, but is something we can protect against and treat. The President and our COVID team are actively planning for this future. So as to our planning process, you know, I want to be very clear that our highest first priority is fighting Omicron. Pinag-aaralan ng kampo ni Vice President Lenny Robredo ang posibleng pagsasampa ng kaso kaugnay ng ginawang pagbabaklas ng Commission on Elections ng kanilang campaign materials sa mga private property. Samantala, pumirma naman ang kasunduan si Robredo para sa kapakanan ng mga person with disability. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Siguro dapat mag-isip-isip naman kayo, mga taga Comelec. Sana, Mr. Comelec, medyo mahinay-hinay lang o huwag naman tayo masyadong overacting. Kasunod ng Operation Baklas ng Commission on Elections o Comelec, nanindigan ang kampo ni Vice President Lenny Robredo na labag sa saligang batas ang ginawang pagpasok sa mga private property at pagbaklas sa campaign materials nang walang pahintulot. Ibinahagi ng election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal sa mga miyembro ng media ang ilang video kung saan makikita ang pinagbabaklas ng ilang tauhan ng Comelec at mga polis ang mga campaign posters sa headquarter ng Lenny Kiko Volunteers. Ayon kay Makalintal, malinaw daw na pag-abuso sa kapangyarihan at diskresyon ang ginawa ng Comelec dahil hindi dumaan sa due process ang naging pagtanggal ng poster sa mga pribadong gusali. Kita mo, walang notice, walang hearing, basta lamang pinasok ang bahay. Under the revised penal code, trespass to dwelling. Kinuha yung property, as a rules of court, you cannot seize property without a warrant. Dagdag nito, ang pagtatanggal din ng campaign materials ng mga pribadong individual o hindi naman kandidato sa kanilang private property ay paglabag anya sa freedom of expression. Giit ng kampo ni Robredo, hindi lamang ito para sa mga taga-suporta ni VP Robredo, kundi para na rin sa ibang kandidato. Ayon sa tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, malalim din ang pangamba ng vice-presidente sa naturang polisiya. Panawagan ng kampo ni Robredo sa Comelec, pag-aralan muli ang patakaran. At kung kinakailangan, pinag-aaralan sa kasalukuyan kung posibleng mag-file ng karapat-dapat na kaso para maging mas klaro yung rule dito sa isyung ito. Tindigan nyo yung inyong karapatan, hingin yung pagkakaroon ng due notice and hearing, hindi yung biglaan na lang na pagbaklas. Pero obviously, kung talagang ipipilit, wag lumaban, wala ka namang magagawa, pero i-document. Maaari na rin anyang magsampa ng kaso ang mga pribadong individual na una nang natanggalan ng campaign materials sa kanilang private property. Ayon sa senatorial bet ng Robredo ticket na si Attorney Chel Jokno, maaaring magsampa ng mga kasong administratibo, kriminal o sibil para magbayad ng danyos laban sa mga polis o miyembro ng Comelec at iba pang opisyal na kasama o nag-utos sa pagbabaklas. I just hope na sana marinig naman ito ng Commission on Elections. Hindi na tayo dapat pumunta sa korte.
Ang running mate ni VP Robredo na si Senator Francis Kiko Pangilinan, iginiit na sagrado ang private property sa saligang batas at pera rin anya ng mga pribadong individual ang ipinanggastos sa mga campaign material. Panawagan ng senador sa Comelec, respetuhin ang mga pribadong pagmamay-ari ng kanilang mga volunteer. Kung hindi, mapipilitan anya silang magsampa ng kasong trespassing at destruction of private property. Samantala, pumirma naman ang isang covenant si Robredo para mas sigurong mapoprotektahan ang mga karapatan ng sektor ng persons with disability o PWD sa bansa. Kabilang sa isusulong ni Robredo sakaling mahalal na Pangulo ang pagbubuo ng database ng mga PWD upang maisaayos ang paghahatid sa kanila ng serbisyo. Sisiguraduhin natin na kasama kayo hindi lang sa mga konsultasyon. Kasama kayong makikilahok sa pagbuo ng mga pulisiya at mga programang isusulong natin. Inaasahang sunod na mga kampanya ang line ni Kiko Tandem sa Mindanao sa susunod na linggo. Jorlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw naman ng Commission on Elections na may kapangyarihan silang baklasin ang campaign materials o posters na hindi sumusunod sa tamang sukat na itinakda ng komisyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Even though the Comelec allows the posting of materials on private property, it is still with the caveat that size requirements have to be adhered to. Malinaw na nakasaad sa Comelec Resolution 10730 ang mga panuntunan hinggil sa propaganda materials tulad ng campaign posters. Kabilang sa idinitalya rito ang size o sukat ng posters at kung saan-saan maaaring ikabit. Batay sa rule ng Comelec, dapat 2 feet by 3 feet lang ang sukat kapag nasa mga common poster area at iba pang lugar na itinakda ng local Comelec office. Kung nasa headquarters ng political party o kandidato, ay 3 feet by 8 feet ang laki. I recommend anyone has a problem with what we're doing to file a complaint about what we're doing. In the meantime, we are taking steps to make sure that our laws are complied with. Samantala, kaugnay naman sa reklamo ngayon hinggil sa pagbaklas ng campaign posters o materials, partikular sa private properties, payo ng Comelec maghain ng kaukulang reklamo o kaso kung sa tingin ng kandidato ay labag sa batas ang kanilang ginawa. Una nang nilinaw ni Comelec spokesperson Director James Jimenez, kahit nasa pribadong pag-aari nakakabit ang poster, maaari nila itong baklasin kapag hindi sumusunod sa tamang sukat o laki na itinakda ng komisyon. Ngunit nilinaw ni Jimenez na hindi kasama rito ang propaganda o advocacy materials. Yung statement of advocacy, yun, malinaw na dapat payagan yun because freedom of speech yan. And those particular advocacy statements, mas lenient ka pagdating sa size requirements kasi nga outside of the ambit of regulation. Patuloy na magsasagawa ang Comelec ng Oplan Baklas para tanggalin ang mga election material na hindi akma sa itinatakda ng komisyon. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananawagan si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na maging mapagmatiyag sa pagbabatupad ng polisiya ng Commission on Elections kaugnay sa pagbabaklas ng campaign materials. Ngunit ayon sa presidential candidate, hindi rin dapat itong abusuhin ng mga kandidato. Samantala, umaasa naman ang kampo ni Mayor Isko Doc Willie Ong na makakuha ng kahit kaunting boto sa Ilocos Region. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Good for Comelec. They're doing their job. And I hope they will not violate any constitutional rights of our people. Suportado ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang ginagawang paghihigpit ng Commission on Elections sa pagpapatupad ng mga polisiya kaugnay sa pagkakabit ng campaign materials. Ngunit sinabi ng standard bearer ng aksyon demokratiko na dapat din naman bantayan at maging mapagmatsyag ang publiko kung tama pa ba at makatarungan ang ginagawa ng komisyon. Gaya na lang ng pagtanggal sa mga poster ni Vice President Lenny Robredo kahit ito ay nakapaskil sa mga pribadong lugar. Let's just be vigilant kasi kawawa naman yung kandidato. For example,
kawawa naman si Vice President Lenny Robredo kung tatanggalin mo yung mga poster niya sa private property. Diba? Unfair yun kay VP Lenny. Unfair yun sa mga kandidato. So sa akin, sunod tayo, ipatupad natin pero wag natin abusuin. Sa kabila nito, payo rin naman ni Dumagoso sa mga kapwa kandidato, huwag sanang gamitin ang mga probisyon ng polisiya upang abusuhin ito. Dapat rin aniya ay magkusa na rin ang mga ito na bantayan ng pagtupad at pagsunod sa batas. Huwag naman natin abusuhin on how to circumvent the rules and regulations. Kasi the tendency of the candidate, like me, all of us, is to abuse by circumventing it na hindi, private naman yan. Ngayong araw, sinimula ng kampo ni Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong ang pag-iikot sa Ilocos Region na kilalang balwarte ng mga Marcos. Sa La Union, sinabi ng alkalde ng Maynila na umaasa pa rin ang Partido Aksyon Demokratiko na makakakuha ng kaunting boto mula sa mga taga-norte. I can be their alternative. Saka masaya na ako makakuha ng kaunting boto sa lugar na ito. Every vote, kumbaga, bawat boto mahalaga. So sana sa mga Ilocano, sa mga Northern Luzon, upengin naman po ng konting boto. Kahit konti lang, pandagdag din. Kung papalaring maihalal na Pangulo, plano ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na palakasin ang anyay unti-unti ng namamatay na agrikultura sa rehiyon. Kabilang dito ang regulasyon sa importasyon ng sibuyas at bawang na ilan sa mga produkto sa Northern at Central Luzon. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pag-uusapan ng Interagency Task Force ang ipinapanukala ngayon ng ilang kandidato na i-review ang ilang patakaran na ipinatutupad sa pangangampanya kaugnay ng paparating na eleksyon. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, bagaman independent body ang Commission on Elections, iginiit nito na dapat pa rin konsultahin ng poll body ang mga health expert sakaling plano nilang luwagan ang ipinatutupad ng mga protocol sa pangangampanya ng mga kandidato. Ito ang balita ni Joannano. Pag-uusapan natin yan with our expert panel this afternoon sa IATF. No? It's a very valid concern that they would like to ease some of the restrictions. No? But to what extent are you going to ease the restrictions? Isa sa mga agenda na pag-uusapan mamayang gabi ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang ipinapanukala ngayon na muling pag-aralan ang mga patakarang ipinatutupad sa pangangampanya ng mga kandidato para sa darating na eleksyon sa Mayo. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, dapat maging malinaw sa IATF kung hanggang saan maaaring luwagan ang mga health protocols sa pangangampanya. Gaya na lamang kung papayagan na ang pakikipagbeso-beso sa mga kandidato at ang pagsali ng mga senior citizens sa mga campaign rally at caravan. So siguro sabihin natin, ang mga matatanda, lalo na mga hindi bakunado, huwag na kayong sumali sa mga rallies. Huwag na kayong sumali sa mga caravans. Baka kayo mahawaan, ma-hospital kayo, ma-ICU kayo. Iginiit ng DOH na bagaman independent body ang Commission on Elections, sinabi ni Secretary Duque na mahalagang maikonsidera pa rin ang rekomendasyon ng mga health expert sakaling plano ng Comelec na luwagan ang ilang mga regulasyon sa pangangampanya. That's not the point. Kasi kahit na naman sila independent, they still have to rely on the technical expertise of the Department of Health and of all of our experts. So they are careful, they are prudent, and I salute them for their consistency. But I've read in the newspaper today that they're also willing to ease some of the restrictions, which might be unreasonable from the perspective of the candidates. Kaugnay nito, muli namang nanawagan ang kagawaran sa publiko na magkaroon ng disiplina sa sarili lalo't may banta pa rin ng mga COVID-19 variant. Ako po yung nananawagan na maging modelo sila ng pagsunod, pagtalima sa atin mga health protocols. Pero siyempre, naiintindihan ko rin na
dahil mga kandidato sila, minsan hindi maiwasan na mga tao gusto silang makasalamuha. Pero dapat siguro yung self-regulation na lang, na ang mga mamamayan mismo, alam nyo na na may banta pa rin dahil ang Omicron, 40% ng cases, asymptomatic, wala kang naramdaman. So may ginayon tayo na mismo. Kahapon sinabi ng Comelec na bukas sila sa panukala ng mga kandidato na repasuhin ang mga panuntunan sa pangangampanya. Gayunman, kinakailangan ng formal na paghahain ng apela upang matalakay ito ng Comelec and Bank. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumataas na ang vaccination coverage sa bansa dahil nakikita naman ang bisa ng COVID-19 vaccines para mapababa ang mga kaso ayon sa mga eksperto. Ngunit mayroon pa rin mga magulang na may agam-agam pang pabakunahan ng kanilang mga anak contra COVID-19 dahil sa sari-saring lumalabas na mga fake news online. Sagot ng mga medical at vaccine experts, huwag maniwala sa maling impormasyon tungkol sa COVID-19 vaccines. Ito ang balita ni Aiko Miguel. When you listen to this, you have to really investigate where is it coming from. Do not listen to all this news because unless it is officially reported, unless it is investigated, you cannot just say that this is brought about by the vaccine. Because a lot of people are doing fake news. But you learn to trust the experts and not the naysayers, what you call experts, please. That's all. Simula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic, kasabay rin ito ang pagsibol ng infodemic o ang pagkalat ng mga fake news o mga impormasyong hindi beripikado. Kaya naman ang mga medical at vaccine experts nakatutok din sa pagsagot sa mga lumalabas na maling impormasyon sa iba't ibang social media platforms. Ayon sa Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination at bahagi ng National Adverse Events Following Immunization Committee Pediatric Infectious Disease na si Dr. Lulu Bravo, hindi totoo na nakaaapekto sa behavior o pag-uugali ng isang bata ang bakuna kontra COVID-19. Maling impormasyon din anya na sabing experimental lang ang COVID-19 vaccines gaya ng mga sinasabi ng iba sa social media. Ayon pa kay Dr. Bravo, hindi totoong tatagal at malulusaw ng mRNA vaccine gaya ng Pfizer at Moderna COVID-19 vaccines ang mga organ sa katawan ng isang individual. Again, these are claimed by anti-vaxxers. And you know, all over the world, anti-vaxxers are really getting money out of having this actually being disseminated. They get donations from other anti-vaxxers. And this is where, you know, their claim is really purely speculative. There is no evidence. Suportado rin naman ng Philippine Medical Association na binubuo ng libo-libong mga medical experts sa bansa ang pagbabakuna sa mga bata. Ang presidente ng PMA ay isa ring pediatrician at pinabulaanan ang mga lumalabas sa impormasyong nakamamatay at mapanganib sa kalusugan ng mga bata ang COVID-19 vaccines. And every pediatrician I know that their patients want to be vaccinated early. Most important thing is to prepare the child before vaccination, that the child must be advised on the pain, the side effects, the minimal side effects of the vaccination, and the parents should be also be advised. Mahigit 5 milyon na mga tao na sa buong mundo ang nasawi dahil sa COVID-19 simula nang magkaroon ng pandemya. Ayon sa mga eksperto, kung hindi nakatuklas ng COVID-19 vaccines, 10 beses pa ang dami ng nasawi kung hindi nabigyan ng proteksyon ang nakararami. If we did not have that, maybe there will be 10 times more deaths. We probably would have 30 million deaths if we did not have the vaccine. Mark my word, that is what vaccines has done. I can tell you, because I've been doing vaccine trials for the last 35 years, that this vaccine actually underwent a safety check. Tiniyak pa ng mga vaccine at media experts, hindi nila isusugal ang buhay ng kanilang mga anak at mga apo kung talagang mapanganib ang COVID-19 vaccines para sa mga batang populasyon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inikayad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang publiko na kunin na ang kanilang bagong COVID-19 vaccination certificate. Ayon kay Acting DITC Secretary Kaintik, may bago na itong security features at booster shot information. Maaaring i-avail ang digital vaccination certificate sa pamamagitan ng pag-login sa vaccert.doh.gov.ph. Kailangan lamang ilagay ang kinakailangang impormasyon kaugnay ng tinanggap na vaccination shots. Nagdagdag lang tayo ng mga security features. Dulot na rin sa pag-prepare na 39 na ang countries na gumagamit nito. Kailangan lang dagdagan in accordance to the standards. Nagbabala ang Western countries na maaaring madagdagan pa ang military buildup ng Russia malapit sa Ukraine. Taliwas ito sa naging pahayag ng Russia na bumabalik na sa kani-kanyang kampo ang ilan sa military units nito matapos ang joint military drill sa Belarus. Namataan umano ng Defense Intelligence ng Britain ang mas maraming armored vehicles, helicopters at field hospitals. Nasa 7,000 tropa pa umano ng Russian troops ang nadagdag sa Ukrainian borders. Ibinunyag ngayon ni Senator Panfilo Lacson na may isang grupo umano ang nagpaplanong maglunsad ng demolition job laban sa kanya. Ayon kay Senator Lacson, biniberipika na nila kung sino ang talagang mga nasa likod nito, ngunit batay umano sa inisyal na impormasyon, kapwa niya, presidential candidate, ang sinasabing may pakana ng black propaganda. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Kasi medyo detalyado dahil meron daw nasasaktan doon sa magnanakaw narrative namin ni Senate President. So ibig sabihin, may tinatablan. Hindi ko alam kung sino. No? Merong pangalan lumabas pero I'm not at liberty to mention naman the name kasi sabi ko nga binabalidate pa namin. Nangangalap na ng karagdagang ebidensya ang kampo ni Senator Panfilo Lacson upang maberipika kung sino ang mga nasa likod ng umano'y Oplan Wasak na layong siraan ang kanyang kandidatura sa pagkapresidente sa darating na eleksyon. Batay sa mga impormasyon na natanggap ng presidential candidate, may mga grupo umano na nagbabalak ng isang demolition job laban sa kanya dahil apektado at nasasaktan ang mga ito sa kanyang tagline sa pangangampanya na ubusin ang magnanakaw. Hindi pa idinetalya ni Lacson kung anong klaseng paninira ang ikakalat ng nasabing grupo. Ngunit may lumalabas na umanong balita sa social media na maaaring simulan ng nasabing Oplan Wasak. Ayon kay Lacson, isang presidential candidate din umano ang nagpopondo sa hakbang na ito laban sa kanya. May nabasa ko sa tweet na meron dalawang presidential ball na atras na parehong galit sa magnanakaw. They could be referring to Senator Pacquiao kasi dalawa lang naman kaming grupo na kami ni Senate President tapos si Senator Pacquiao. Kami yung masigasig na bumomba tungkol sa against corruption. So, doon ko lang nakita yung possible connection. Baka simula na nga yun. Baka yun yung unang salbo. Kapag natapos na ang investigasyon, handa si Lacson na harapin ang sino mang naninira sa kanya. Once validated, meron kaming proof talaga, no, na solid proof. Ano, then we'll confront them. There's no other way. Yan ang pinakamagandang gawin, ano, i-confront. Sinabi naman ni Lacson na hindi na bago ang ganitong estilo tuwing eleksyon at handa naman siyang depensahan ang kanyang sarili sa mga naninira sa kanya. Ayon naman sa kanyang katandem na si Vice Presidential Candidate Vicente Tito Soto III, sinisiraan lang si Lacson dahil totoo ang sinasabi nito tungkol sa korupsyon sa bansa. When there are people practicing dirty politics, ang gagawin nila, yung gusto nilang gawin yung sinasabi nga na sisiraan si Senator Lacson kasi nagsasabi siya ng totoo. So gusto nilang palabasin, ay sisiraan nila para huwag maniwala ang tao sa sinasabi niya. Yun ang obvious na reason.
Kahapon, sinabi rin ni Soto na mayroong nagpaplano na siraan siya matapos na kumalat ang balitang sapilitan niyang pinapapirma sa committee report hinggil sa formally controversy ang kanyang mga kapwa senador kung saan isa si Pangulong Rodrigo Duterte sa inirerekomendang kasuhan. Samantala, aakyat papuntang Baguio ang tambalang Lacson at Soto bukas habang may kipag-usap naman ang mga ito sa mga magsasaka sa Santa Rosa, Nueva Ecija sa Linggo. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni Senator Manny Pacquiao na wala siyang sisinuhin sa kanyang laban kontra korupsyon sakaling siya ang maihahalal na susunod na presidente ng Pilipinas. Kaugnay nito, plano ni Pacquiao na italaga si House Deputy Speaker at si backpartyless Representative Eddie Villanueva bilang anti-corruption czar upang masupo ang korupsyon sa gobyerno. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, may mga partikular na plano na ba si presidential candidate Manny Pacquiao kung papaano niya masusupo ang problema sa korupsyon? Monica, tumanggi si Senator Manny Pacquiao na idetalye pa kung ano ang mga plano na kanyang gagawin para masugpo ang korupsyon sa bansa. Yan ay kung siya ang papalarin na magiging susunod na presidente ng Pilipinas. Pero sakaling manalo, kanyang itatalaga si House Deputy Speaker at si backpartylist Representative Eddie Villanueva bilang anti-corruption czar. Naniniwala si Pacquiao na may pareho silang layunin at adhikain ni Villanueva na labanan ang korupsyon sa gobyerno na isa sa matagal nang problema ng bansa. Muling iginiit ni presidential candidate Manny Pacquiao na ang problema sa korupsyon sa mga opisyal ng gobyerno ang pangunahin niyang tututukan kung siya ang susunod na magiging presidente ng Pilipinas. Ayon kay Pacquiao, matagal nang laganap ang korupsyon sa pamahalaan at naniniwala siya na ito ang nakahahadlang sa pag-unlad ng bansa kaya ito ang isa sa mga nais niyang iprioridad na solusyonan bilang kung mananalong susunod na presidente. Gusto ko talagang linisin. I'm serious about it. Seryoso ako para linisin ang ating bansa. Ito, yan ang purpose ko bakit si Manny Pacquiao tumakbo. Bakit tumakbo si Manny Pacquiao para disiplinahin lahat, linisin ang ating bansa, nang may magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating bansa. Kaugnay nito, nagkaroon na ng pag-uusap si Pacquiao at ang religious leader at House Deputy Speaker Representative Eddie Villanueva na siya niyang ia-appoint bilang anti-corruption czar. Target ni Pacquiao at ni Villanueva na magkaroon ng malaking pagbabago sa mga opisyal ng gobyerno sa loob lamang ng 2 taon. Bagaman limitado ang detalye, isa sa mga tiniyak ni Pacquiao ay ang pagpapakulong sa umano'y mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Actually, nagkwentuhan kami at gustong-gusto ko yung idea niya about sa pagtugpo ng korupsyon. And then, nag-injigdir ako ng mga ibang mga ideas, so pinaghalo lahat. Ko, walang lusot ang mga magnanakaw. So, hindi ko na-detalye sa inyo dahil siyempre, hindi naman pwede sabihin sa magnanakaw, oh, alam ko ganito kang uras magnanakaw. So, ganun lang, pero magandang talagang giginhawa ang bansa natin at makinabang ang tabayan ng Pilipinas. Sa tingin namin na in 2 years, malaki ang pagbabago. Makikita nyo na ang malaking pagbabago. At para mapalawak pa at mapabilis ang pagbibigay aksyon laban sa mga tiwaling government officials, plano ni Pacquiao na maglagay ng branches ng Ombudsman, Sandigang Bayan at Presidential Anti-Corruption Commission sa Visayas at Mindanao. Kailangan lang natin yan, i-strengthen lang natin yan at i-widen natin yung ano nila, yung mga branches nila. Kasi palagi sa Sandigang Bayan, Ombudsman, lahat ng mga kaso, kahit sa probinsya, pupunta pa rin dito sa Manila, dinidesisyonan. So, nagtambak-tambak lahat ang ano dyan, kaya umaabot ng 5 taon, 10 taon. Ang gagawin natin, maglalagay tayo ng branches sa Visayas and Mindanao, Ombudsman and Sandigang Bayan para doon na mismo ilitis kung doon yung kaso.
Ngayong araw, unang pinuntahan naman ng Team Pacquiao ang Rodriguez Rizal kung saan nakipagdialogo siya sa mga ilang community leaders upang alamin ang kanilang mga hinaing. Kabilang na rito ang pagkakaroon ng dagdag na ambulansya, pagpapagawa ng mga sementeryo at ayuda para sa asosasyon ng mga tricycle driver. Matapos nito, dumiretso ang kanyang team sa San Mateo Rizal para sa isang motorcade. Monica, sa ngayon ay hindi pa makasama sa campaign rally ni Pacquiao ang kanyang running mate na si Vice Presidential Candidate Lito Atienza matapos itong operahan sa tuhod. Sa ngayon, isinasapinal pa din nila ng Pacquiao at Atienza tandem ang kanilang senatorial slate matapos na i-endorso ang ilan sa kanilang guest senatorial candidates ng BBM Sara Uniteam. Yan ang ating latest live. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez. Tila dehado man sa mga naglalabas ng survey bago ang halalan, tiniyak ni Presidential Aspirant Calio de Guzman na hindi uurong sa laban na kanyang sinimulan, lalo na at nakasuportaan niya sa kanya ang mga manggagawa. Ito ang balita ni Nestor Torres. Hindi kami atras. Hanggang eleksyon, hanggang matapos to, kung kailan man matapos to, lalaban tayo. Hanggang butuhan. Ang mga umaasa sa kanya na may angat ang kanilang pamumuhay ang nagbibigay umano ng lakas ng loob kay Calio de Guzman upang magpatuloy sa karera ng susunod na Pangulo ng Pilipinas. Bagamat malayo ang agwat ni Calio de Guzman sa nangungunang si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, sinabi ng labor leader na hinding-hindi siya atras. Ayon pa kay Calio de, bagamat wala siyang malaking makinarya, marami naman ang tumutulong sa kanya mula sa iba't ibang grupo para sa kailangang pondo sa kampanya. Yung BNP, yung Sanlakas, yung KPML, yung Partido Lakas ng Masa, yung Laban ng Masa, yung asosasyon ng mga health workers, yung asosasyon ng mga teacher, itong mga union ng GOCC, Government-Owned and Controlled Corporation, samahan ng mga magsasaka, yung ama, yan yung mga tumutulong sa akin. Sakaling pala rin na manalo sa pagkapangulo, aayusin niya ang transportasyon sa bansa tulad anya ng pagpapalakas ng railway system na mas epektibo upang maibisan ang traffic, lalo na sa mga expressway dahil sa dami ng mga sasakyan. Paramihin natin yung mga buses at yung ating mga tatayo mga yung dapat bawasan na yung pagkatayo na masyado ng mga expressway, ng mga malalawak na kalsada, naiinggan yung mga tao na bumili ng sasakyan. Kinakailangan railways ang ating itayo. Papuntang probinsya, kahit dito sa Metro Manila, ay yung mga main road dito ay dapat tren at buses. Nang sa ganun, yung traffic mawala. Samantala, sa forum naman ng Chambers of the Philippines Islands kanina, binigyang diin ni Calio de ang kahalagahan na mapaunlad ang edukasyon sa bansa, partikular na ang may kinalaman sa teknolohiya, English language at history. Nais din ito na malimitahan na ang pagtatrabaho sa abroad dahil sa kawalan ng oportunidad sa bansa. Kaya isaan niya sa kanyang tututukan ang paglika ng maraming trabaho. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 1,000 mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang sa Iloilo City ang tinamaan ng COVID-19 mula ng magkapandemya. Kaya inihikayat ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak para makaiwas sa malalang epekto ng COVID. Ito ang balita nila Lay Moreno. Na-recognize na namon na pag na-infect ang mga bata sa COVID, mild lang. Pero na-recognize pati man kami based on the studies na gin-present nga kung mag-atake ang COVID sa mga bata. They are, especially sa mga bata 5 to 11 years old, they are at a higher risk to develop the more severe form of COVID.
1,294 na mga batang edad 5 to 11 sa Iloilo City ang tinamaan ng COVID-19 as of February 12. 1,064 dito ang asymptomatic habang 229 naman ang nakararanas ng influenza-like symptoms. Samantala, 690 na mga 0 to 4 years old ang tinamaan rin ng sakit habang 1,357 cases sa 12 to 17 age bracket. Karamihan sa mga ito ay nahawa mismo sa loob ng kanilang tahanan mula sa kanilang mga kaanak na lumalabas. Ayon sa DOH, madaling mahawa ang mga bata dahil hindi naman sila sanay magsuot ng face mask at maghugas ng kamay. Kaya hinikayat ng Philippine Pediatric Society Western Visayas Chapter ang mga magulang at guardian na pabakunahan na laban sa sakit ang mga bata. Pero wa isang nag-record na may death or pag-amo na ginahambal sa iban, na mapatay ko no ang mga bata pag inbakunahan. Ikumparar mo kung ang bata magkasakit sa COVID, kag mag-severe ang COVID niya. Ayon pa sa Philippine Pediatric Society Western Visayas, maliit lang na porsyento ng mga batang binakunahan ang nakaramdam ng adverse effect. Karamihan sa mga ito ay nakaranas lang ng pananakit sa injection site at sakit ng ulo o lagnat na madali ring nawawala. At upang lalo pang makahikayat ng mga magulang na bigyan ng proteksyon ng mga bata laban sa COVID-19, binuksan na tuwing Sabado at Linggo ang mga vaccination sites sa Iloilo City. Sa ganitong paraan ay mabibigyan ng pagkakataon ng mga magulang na may trabaho tuwing weekdays na mapabakunahan ang kanilang anak. 3 mega vaccination site ang binuksan ng lungsod para sa mga resident at non-residents. Sa ngayon, mahigit 300 bata pa lang sa syudad ang bakunado. Lalain Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para naman sa ating COVID-19 updates, narito po ang mga datos mula sa Department of Health starting from February 13 hanggang ngayong araw, February 17. Sa kabuuan ay umabot na sa 3,646,793 ang kumpirmadong kaso ng COVID sa bansa. At ngayong araw ay naitala naman ng DOH ang bilang ng kaso na umabot ng 2,196 na mga bagong kaso. Mas mababa ito ng 475 na kaso mula kahapon. Sa bilang naman ng mga gumaling, umabot na ito ng 3,524,875 at ngayong araw ay mayroong nadagdag na 4,409 na bagong gumaling. Sa bilang naman ng mga nasawi, nakapagtala ang DOH ng 107 deaths ngayong araw at ang kabuuan ng mga nasawi dahil sa COVID-19 sa buong Pilipinas ay umabot na sa 55,330. Para po sa ating global tally today ay nasa 417,767,644 ang confirmed COVID cases sa buong mundo. 5,850,757 naman ang bilang ng mga nasawi habang umabot na sa 10,257,109,696 ang vaccine doses administered. Tatlong naitalang nasawi, samantalang libo-libong residente sa Western Guatemala ang naapektuhan ng 6.2 magnitude na lindol. Nagdulot ito ng landslide sa ilang highway, pinsala sa mga bahay at power outages. Tatlo naman ang naiulat ng National Disaster Coordination Agency na binawian ng buhay dahil sa health attacks. Ayon sa U.S. Geological Survey, tumama ang lindol malapit sa Pacific Coast ng bansa, alauna ng madaling araw ng Miyerkules local time. Naramdaman din ang pagyanig kahit sa El Salvador, Southeast Guatemala at Southern Mexico. Nagmistulang war zone ang minsan ay naging summer residence ng Brazilian Emperor noong 19th na siglo. Ang Petropolis na nasa bulubunduking rehiyon ng Rio de Janeiro, Brazil. Ito'y matapos hagupitin ang makasaysayang lungsod ng matinding pag-ulan na nagdulot naman ng malawakang pagbaha. Ito ang balita ni Regian Bolivar.
Katumbas ng isang buwang pag-ulan ang tumama noong Martes sa Petropolis, isang popular na tourist destination sa Brazil at kilala rin bilang Imperial City, dahilan upang magresulta ito ng malawakang pagbaha, mudslides at landslides. Hindi kukulangin sa 100 ang nasawi at inaasahang aakyat pa ito oras na magsimula ang malawakang search and rescue operation sa mga pinangangambahang nawawala. Sa rehiyon pa lamang ng Oficina Hill na pinaka-naapektuhan ng malakas na pag-ulan, nasa 80 bahay na ang nasira ayon sa munisipalidad ng Petropolis. Makikita rin sa maraming posts sa social media ng ilang residente ang mga bahay at sasakyang tinatangay ng rumaragasang tubig baha maging ang pagguho ng lupa at putik mula sa bundok. Hindi ito ang kauna-unang kalunos-lunos na insidenteng nangyari sa lungsod. Taong 2021 nang maitala ang pinakamalalang insidente kung saan mahigit 900 ang nasawi matapos salantain ang Petropolis, gayon din ang mga karatig na lungsod ng mudslides. Tinayak naman ni Brazilian President Jair Bolsonaro na kasalukuyan nasa official trip nito sa Russia na magbibigay siya ng agarang tulong sa mga biktima. Samantala, isinailalim na ni Petropolis Mayor Robens Botempo ang syudad sa state of emergency habang si Governor Claudio Castro naman tinitipon ang lahat ng malalaking makinarya ng estado na may kakayahang maghukay ng mga nailibing na buhay. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaalaman po mga kasambahay, bakit kaya tumutunog ang ating mga buto sa daliri gaya nito? Yan. Bakit kaya kapag nag-bend tayo ng ating mga joints ay parang may pumuputok na tunog? May paliwanag po mga siyentipiko, pero ang pinakasikat ay ang paliwanag na ang ating mga joints ay pumuputok na para mga bula ay dahil meron talagang bubble sa pagitan po ng ating mga joints. Ang mga joints sa ating mga kamay ang pinakamadaling paputokin. Pero marami rin ang pumuputok sa baywang, sa leeg at ibang bahagi po ng katawan. Ang pagitan po ng ating mga buto ay tinatawag na synovial joints. At sa pagitan niyan ay mayroong mga synovial fluid. Kumbaga, ito yung langis sa mga buto para maging madulas ang dugtungan at hindi po sumakit. Kapag nag-bend tayo ng ating mga joints, dito nag-stretch ang joints at pumuputok ang mga bubbles sa loob ng ating mga joints na siyang lumilikha ng yun, tunog. May sinasabi ang mga eksperto na kung madalas daw tayo nagpapatunog ng mga joints, mas malayo daw po nang magkaroon tayo ng arthritis. Ayun. Sana may natutunan kayo at lagi natandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Isang solo mother sa Isabela ang pilit na nagtataguyod ng tatlong anak kahit walang sapat na pinagkakakitaan at wala rin tiyak na tahanan. Subalit hindi siya nakalilimot na magtiwala sa Diyos na balang araw ay may darating na tulong para sa kanilang mag-anak. Kung masasabi ko lang sa mga anak, matyaga na lang kayo. Patulong na lang po kami pag wala kang makain. Maging ang mga anak niya, kailangang magtiis na walang makain dahil sa kakapusan. Mag-isa na lamang sa pagtataguyod ng tatlong anak si Norma. Sa maliit na kubong ito, pinatira sila pansamantala ng taong nagmagandang loob. Diyan muna kami daw kasi wala naman nagtitira. Pasalamat na po ako at may nagpatira sa amin. Sa paglalabada, kumikita siya ng maliit. At kung walang palaba, pipitas sa mga pananim para may makain. Sa isang linggo, dalawang beses po ako naglalaba. Ang kinikita ko lang po sa pinaglalaba po, 200 lang po.
nagtanim ng mga gulay. Kasi po pag may makukuhaan po kami ng mga ulam, pag ano, meron dyan yung mga gulay-gulay, yun lang po makakanan po namin dito. Dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, nais ni Norma na ang kanyang mga anak ay makakuha ng magandang edukasyon para sa kanilang kinabukasan. Kahit po nahihirapan ako, pinapatuloy ko lang po sila pag-aaral po yung mga bata. Kahit na po mahirap po kami. Kasi ay natapos ko lang po grade 6. Ang gusto ko lang sa mga anak ko na ituloy nila mag-aral. Tulong ng Diyos, dumating ang biyaya sa kanila, regalo ng MCGI, mas maayos na masisilungan. At tablet para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. May kasama ring MCGI free store items dagdag sa kanilang makakain. Maraming po salamat po sa Diyos. Salamat po sa tulong niyo po sa akin sa mga grocery po. Sana po marami pa po kayong matulungan. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong makagawa ng mabuti sa kapwa. Samahan nawa ng Diyos ang pamilya ni Norma. Ang pagdalangin at paggawa ng mabuti ay hindi pagsasawaan ng MCGI sa awa at tulong ng Diyos. Gaya ng bilin ng mga banal na kasulatan. Ngunit kayo mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Ito ang ipagpapatuloy ng Members Church of God International sa bawat pagtulong sa nangangailangan. Hindi manghihimagod sa awa at gabay ng Panginoon dahil MCGI cares. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po dito ang iba pang news programs sa UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Members Church of God International. Bukas ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 1, Versikulo 5, na nagsasabi, "At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman." Naging kabuuan ang ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo mga pagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.